tinutulan ng mga eksperto ang rekomendasyon ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile hinggil sa mga dapat amyendahan sa saligang batas. Kabilang dito ang pagbibigay ng solong kapangyarihan sa Pangulo para magdeklara ng martial law. Yan ang isa sa mga cancer na ilinagay sa 1987 Constitution. Chop suey ang ginawa nila ng Constitution. Take it out. Take the 1987 Constitution out. Buong Constitution po? Oh, yeah, the whole Constitution. Maraming inconsistencies yan. Umalma ang isa sa nagsulat na 1987 Constitution na si dating COMELEC Commissioner Rene Samriento at iginit na walang mali sa kasalukuyang saling batas na pinupuri ng buong mundo. Pero may mga provision anyang kailangan palakasin gaya ng political dynasty, partyless system at pagnenegosyo sa bansa. It is unwise and very dangerous. If I may add, the statement is ridiculous. Why? The 1987 Constitution is based on our historical experience as a people. It is the fruit of many consultations in the Philippines. Ipinaliwanag naman ni Attorney Christian Monsod kung bakit inalis ang salitang imminent danger bilang basihan ng deklarasyon ng martial law at kung bakit hindi lang Pangulo ang dapat magdesisyon. And I was the one who put that there. Give him the immediate powers in a real emergency. Pero meron ding participation ang Congress and may participation ang Supreme Court. Kung nakikita nila na mali yung ginawa ng Presidente, we should learn yung lessons of the past on what happened when you put absolute power in the hands of one person. That cannot happen in a democracy. Imminent danger thereof is a very elastic term that can be misused and abused by a president that is greedy for power. Pinayuhan naman ng mga eksperto si Senate Committee on Constitutional Amendments Chair Robin Padilla na kalimutan ang sariling opinyon sa paggawa ng committee report hinggil sa panukalang pag-amyenda sa saligang batas.